sa lahat. Good morning muna sa atin lahat. So, this is Asamoran Motovlog. So, nandito na naman tayo ngayon. Bali, gagawa na naman tayo ng content. Part lang ito sa paghahanda natin sa parating na endurance sa Katarman. Bilang isang sasali sa endurance na to, is kailangan talaga natin maghanda. I-prepare lahat ang dapat i-prepare. Motorcycle natin at saka sa sarili natin in this video. Almost ready na tayo. So, halos complete na tayo sa parts na ilalagay natin sa motor natin. Una na dito yung tire. So, meron na po tayong dalawang tire. Parts naman sa panggilid natin. So, meron na din tayong ipapalit since ang dami na nating rides na nagawa. Matagal-tagal na din na hindi natin napalitan. So, sa parating na endurance na to, so 900 km ng buong summer, so dapat lang talaga na i-condition natin yung motor natin. So, ang vlog na ito mga kasama nun is hindi po ito pagyayabang na nakakabili tayo ng mga ganitong parts, kundi parang ini-encourage ko lang yung ibang mga sumasali sa mga endurance na to, or yung mga naglo-long ride na ganito talaga. So, napaka-importante talaga na i-condition natin yung motor natin at i-condition din natin yung sarili natin. Alright? So, parang ipapakita ko lang sa inyo, o i-share ko lang sa inyo yung mga nabili nating parts na ikakabit natin during endurance sa October 30. Alright? So, paki-comment na lang sa comment section mga kasama nun kung may ma-i-refer pa kayo na magandang parts na pwede natin maikabit sa motor natin para sa magiging performance ng motor natin during sa endurance. Alright? So, unahin na natin sa tire. So, dati mga kasama nun yung binibili nating tire is Pirelli. So, at this point mga kasama nun, kapos tayo sa budget. Maghanap tayo ng maipapalit muna sa Pirelli. Nakakakaba lang mga kasama nun kasi hindi pa natin alam kung maganda ba ang performance yung tire na nabili natin. So, ano siya? Sineos. Sineos brand. 100x80. Ayun. 100x80 para ito sa likod mga kasama nun. Medyo linakihan natin kaysa sa stock. At yung front naman natin mga kasama nun is same din, same brand din, Sineos 90-80-14, yun. So, front and rear mga kasama nun, so Sineos po ang gagamitin natin na tire para sa parating na endurance. So, kinakabahan lang tayo kung kasi hindi pa natin nagamit ang Sineos na to ever since. So, ngayon pa lang natin gagamitin. So, dapat talaga mga kasama nun, kung may budget tayo, mas maganda talaga yung Pirelli kung saan tayo. Yun yung mga nagagamit na natin before. So, sana nga maging magandang performance. Pero ikakabit natin to mga kasama nun, siguro mga 1 or 2 weeks before ng endurance. So, ikakabit na natin sila para makapa natin kung ano ba ang pagbabago. Punta na tayo sa panggilid natin. So, yun nga, gaya ng sabi ko kanina, ang dami na nating rides or long rides na nagawa sa parating na endurance na to is dapat talaga ready tayo. So, handa tayo. Ito mga kasama nun yung mga parts natin na ilalagay natin sa panggilid natin is una yung Flyball Sun brand at size 14 grams. Sa mga napagtanungan ko is yung stock ng Click 125 is sabi nila is 15 grams. So, yung seller sa Shopee na ina-orderan natin is wala nang 15 grams. Kaya bumaba na lang tayo ng isa. So, size 14. At meron din tayo dito na slider. So, Honda yung brand na binili natin. Ayan. Brake pad din mga kasama nun para maging safe tayo sa magiging rides natin sa endurance na to. So, brake pad, papalitan din natin ng bago. So, brand ay RS8. Ayan. Made in Taiwan. Ganon din sa brake shoe.
RS8 din mga kasama nun. Ayan. RS8. So, Taiwan brand din. Aside dito, so, hindi pa tayo bumili ng belt. Kasi, i-check pa natin kung magiging maganda pa ba ang belt na nakalagay ngayon. Kung kailangan palitan, so, papalitan natin para maging maganda lang yung performance ng motor natin. So, hindi tayo magka-aberya. So, gaya ng sabi ko mga kasama nun ay lahat ng mga nabibili ko, hindi ko po sinasabi na nagyayabang ako, na gusto kong ipakita sa inyo na parang yung ganun na nakakabili tayo ng mga accessories na ikakabili natin sa motor natin. Kundi, in-encourage ko lang yung mga ibang mga riders na mahilig mag-long ride o di kaya mahilig sumali sa mga event na to, sa mga endurance na ayun, dapat always ready tayo, condition yung motor natin, yung sarili natin, dapat naka full gear tayo. Alright, so kung mapapansin nyo, yung gamit nating motor ngayon is hindi yung Honda Clip natin, kundi itong timbol natin, yung sidecar, si Tubi. So, siya muna yung ginamit natin ngayon mga kasama nun, mag 5 days na nagamit natin siya kasi sumasideline tayo sa pamasada para pambili ng riding shoes natin. Kasi wala tayong riding shoes na gagamitin sa endurance. So, ayun, sumideline tayo para meron tayong pambili ng sapatos. Hopefully mga kasama nun is makabili pa tayo ng riding pants para full gear na tayo. So, sana makabili tayo. Alright mga kasama nun, so hindi na natin papatagalin yung video natin kasi papasok pa tayo sa trabaho. Baka malit na tayo. So, shoutout na lang sa inyo mga kasama nun. So, good luck sa sasali sa endurance. So, kita-kita na lang sa grid, sa Katarman. Alright, so shoutout nga pala kay Cowboy the Explorer para sa pag-shoulder ng registration natin para sa endurance na to. Hanggang dito lang yung video natin. So, magpapaalam na naman tayo. So, this is a Summer Noon Motovlog. Bye-bye!